Ang makikita ko puro yun yung pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. Na kahit saan parte siya ng Pilipinas, uuwi siya para maging hands-on. No? Pero tignan po natin, paano po yung binabanatan ng mga dilaw? Yung napakagandang ano na yan, yung pasasalamat na napakaganda na yan, akalain yung nahanapan pa rin po ng mga dilawan ng pagbira. Yan nga yung nakakalungkot, no? Mula sa isang simpleng post ng pasasalamat, nilagyan ng angulo at mali siya. Fake news ho yan, na araw-araw ginagamit yung chopper para umuwi sa Davao. Una ho, Manila based na ho si BP at ang kanyang pamilya. Dito na po nag-aaral ang kanyang mga anak. Tapos ho, land vehicles po yung ginagamit ho nila. Tsaka ho, lahat na nakakakilala kay BP sa yung history ng public service niya, alam na napaka-efficient niya, and she will be the last person to waste government resources, no? Palagi niyang poprotektahan yung government resources. So yung fake news na ho na yan, kakaiba ho, nakakalungkot. Ngayon, kapag meron na ho nakadiskubre ng chopper na kayang lumipad ng Manila papuntang Davao, makikisakay po ako. Gusto niyo po ba bawat Pilipino bigyan din ng helicopter? Banatan po ninyo pag hindi nakakapaglingkod. Pag wala po nagagawa bilang Vice President, nagpapapicture lang. Pero kung yung Vice President mo naglilingkod, very busy, tapos uuwi ng bahay dahil maliliit yung mga anak, masama pa rin para sa inyo? So pinag-aaralan ho namin yan kung magka-qualify ho yan sa isang criminal na kaso, kasi marami rin hong nalokot na din lang yung mga ganyang post. At alam naman ho natin na pag pinabayaan natin mag-propagate yung ganyan, minsan ho naniniwala ho yung taong bayan. Ito ang sabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Thank you PBB for ensuring that wherever I may be found in the country during the day, I am home in time to tuck my children to bed. Thank you for putting a premium on the desire of a working mother to be present in her children's lives. I wish God's favor upon you as you celebrate your birthday and pray that you are given the strength and wisdom for the difficult road ahead. Yan po ang pasasalamat ni Inday Sara Duterte dahil po pinahiram po siya ng helicopter para po nakakauwi po siya sa Davao araw-araw. Hindi ko po alam kung araw-araw o kung kailan po siya umuwi dahil maliliit pa nga po yung mga anak. Di po ba ang ganda, no? No? Kung lahat po ng mga manggagawa sa pamahalaan, yun po yung message, you know? Kahit na gano'n tayo kabisi sa pamamalakad natin sa pamahalaan, uuwi at uwi, lalo na po yung mga nanay, no? Ang pinapahayag po, importante ang pamilya, yung importansya ng pamilya. Kahit po gano'n kabisi ang mga naglilingkod sa pamahalaan, huwag nating kalilimutan yung pamilya, no? Uuwi tayo, no? Yung pagtatak-in sa mga bata, simbolo po yan na nauuwian mo yung mga anak mo, no? Mapapalaki mo ng maayos dahil hands-on parent ka kahit napakataas na ng tungkulin. Di po ba napakagandang ano yan na we value family? Di ba? Bilang mga leader ng pinakamatataas na leader ng bansa, yung pagbabalyo natin sa pamilya. Yun po yung pinahihiwatig ng message ni Inday Sara Duterte. Nagpapasalamat siya sa mahal na Pangulo dahil yung kanyang mga anak ay mauuwian niya dahil po sa helicopter na pinagagamit. Okay. Ano po ang makita niyong masama dun? Ako po wala eh. Ang makikita ko puro yung pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. Na kahit saan parte siya ng Pilipinas, uuwi siya para maging hands-on. No? Pero tignan po natin, paano po yung binabanatan ng mga dilaw? Yung napakagandang ano na yan, yung pasasalamat na napakaganda na yan, akalain yung nahanapan pa rin po ng mga dilawan ng pagbira. Okay.
Ito po, yung KMP, Peasant Movement of the Philippines. Kapisana na mga magbubukid sa Pilipinas siguro to. Okay. It is disgusting. Tignan niyo po ang sinabi niya. It is disgusting that Sara Duterte have this kind of privilege while thousands of workers, commuters, endure hellish public transport on daily basis. Tapos pinakita po ron, pakita ko na rin po. Ito po. Diba? Ayan po si Sara Duterte. Ganyan po katindi ang mga yan eh. Na nagpapasalamat sa pinahiram po sa kanya na helicopter. Tapos ipapakita po ng mga dilawan yung mga nagko-commute araw-araw. Okay. So ano po ang point ninyo? Huwag nang pahiramin ng helicopter yung Vice President para hindi po siya araw-araw umuwi sa kanyang bahay? Kung kaya naman. Sukdulan na yung galit ng mga taong ito. No? Ikinagagalit ninyo na uuwi yung isang ina sa kanyang anak. Matapos na magtrabaho sa buong maghapon. Hindi ko po alam kung anong uri kayong mga tao. Napakatindi ng ano nyo. Ang tindi po ng kasamaan na ng ugali. Dapat nga yung pagtatrabaho ni Inday na DepEd Secretary, kung saan sa ang parte ng Pilipinas nakikita. Yung mga secretary lang po, nag-helicopter po yan para makarating dun. Ang gusto nyo po ba, pumila din siya dyan? Ubus na po yung oras niya na nakakapaglingkod sana sa atin. Kakitiran po ng isip yan. Wala kayong maibira na kapalpakan ni Sara Duterte na kapagpatayo ng mga satellite offices na hindi nagawa ng ina nyo sa kanyang 6 na taon na panunukulan na panay pa-picture ang ginawa. No? Naglilingkod bilang Vice President, marami natutulungan. Ano po yung ibig ko sabihin? Kung meron ka namang helicopter na magagamit mo bilang DepEd Secretary at saka DepEd Secretary at Vice President ng Pilipinas, nakakaikot ka ng madalas sa Pilipinas, iba't ibang parte ng Pilipinas. Imagine nyo, gusto nyo ba na bumiyahe siya by land, magroro, bago siya makarating ng Visayas? Binoto po ng Vice President yan. Hindi po para magpa-picture na pag may baha, lahat ng mga journalist, lahat ng mga photographer, naroon sa tuyo. Isa lang po yung nasa baha. Yung dating Vice President. Yun ang gusto nyo? Ganun ang gusto nyong gawin ni Sara Duterte? Ayaw po namin yun.